kapag tayo ay nagiging asensado sa buhay, huwag natin kakalimutan ang mga taong tumulong sa atin para maabot ito. Mga taong nandyan para iangat tayo sa ating pagkakamali at suportahan patungo sa mga tamang desisyon. Kaya sa video ito ay matutunghayan nyo ang kwento ng isang lalaki na nilamon ng sistema dahil lamang sa kanyang posisyon. Sana ay subaybayan nyo ang kwentong ito. Isang misis noon na nagangalang Brenda ang dadalaw sana sa kanyang mister na si Richard sa opisina nito. Kaarawan kasi ng kanyang mister na isang CEO ng sarili nitong kumpanya. Kaya nais nito sanang sorpresahin, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay siya ang nasorpresa nito. Naabutan niya kasi ang kanyang asawa habang kalandian ang maganda at sexy nitong sekretary. Siyempre, nagulat si Brenda at tinanong kung ano ang nangyayari. Dito tumugon ang sekretary at tinanong kay Richard kung sino siya. Kung saan si Brenda na mismo ang sumagot nito. Asawa niya ako. Si Richard naman ay nagsalita sa kanyang sekretary na umalis na muna ito at mayroon lamang silang seryosong pag-uusapan. Pero bago umalis ang babae ay ngumisi pa ito at nagsabing, "Asawa? Talaga ba? Wala yata ako nakikitang wedding ring na suot mo." Sabay alis nito. Dito ay halos maluha si Brenda. "Ito ba yung ginagawa mo kapag sinasabi mo sa akin na malilate ka sa pag-uwi dahil sa trabaho? CEO na ako ngayon. Kailangan ko na isang babae na makapagbibigay sa akin ng isang magandang imahe. At hindi ikaw yun. Namukhang may edad na at palaging haggard kung tignan." Pagalit na sambit ni Richard kay Brenda. "Ang laki ng pinagbago mo." Paluhan itong banggit. "Malamang hindi ako nakapag-CEO para manatili ako sa dating ako. Iba na ako ngayon." Tugon ni Richard dito. Naiyak si Brenda sa kanyang nadinig. "Pero tinulungan kita para marating yan. Tinulungan kita abutin ang pangarap mo. Nakalimutan mo na ba?" "Ikaw? Tinulungan mo ako? Wala ako maalala." Sambit ni Richard. "Hindi ko akalaing makakalimutan mo ang lahat. Ako yung nandyan kapag nagpupuyat ka at busy sa pag-iisip ng iyong gagawing negosyo. Pinagtitimpla kita ng kape kapag inaantok ka at tinutulungan ka sa iyong mga pangangailangan. Hindi ako natutulog gabi-gabi para sa iyo. At naaalala mo din ba yung pagkakataon na halos sumuko ka na dahil sa kakulangang pinansyal? Ayaw mo na noon, pero naniniwala ako sa iyo. Kaya sinangla ko ang aking wedding ring para lang makapag-abot sa iyo ng pera. Hindi ko kasi kailangan ng isang singsing para malaman ko sa sarili kong mahal mo ako. Mas masaya na ako marating mo at maabot mo ang iyong mga pangarap. Pero ito lang ang gaganti mo sa akin matapos kong isakripisyo ang lahat at maging isang mabuting asawa sa iyo." Malungkot na paglalahad ni Brenda. Subalit, parang binaliwala pa din ito ni Richard at sinabing hindi na niya ito kailangan. Kaya umalis na lamang si Brenda at hindi na nagpakitang muli kay Richard at nagpakalayo-layo na lamang ito. Si Richard ay nagpatuloy lamang sa kanyang negosyo pero naging mabigat sa kanya ang lahat. Lalo na't nawala na si Brenda sa kanyang tabi, hindi na siya makapag-focus sa kanyang trabaho at napapadalas na lamang sa mga inuman at mga party dahil sa kanyang sekretarya. Nagsisimula na din siya magkamali o gumawa ng maling desisyon para sa kumpanya. Madaming pagkakataon na din na halos nababaon na siya sa ilang bayarin dahil kung si Brenda ay tinutulungan siya para makatipid
Ang kanyang sekretarya naman ay hilig lamang gastusin ang lahat ng kanyang pera para sa pag-shopping nito. At walang araw na hindi ito humihingi sa kanya. Hanggang sa dumating ang punto na wala na siyang mahugot pang pera sa kanyang pitaka at unti-unti na niyang nahihila pababa ang sarili niyang kumpanya. Iniwan na din siya ng kanyang sekretarya na may nahal lamang siya dahil sa pera. Isang malamig na gabi, habang naglalakad si Richard, ay aksidente nakita niya si Brenda. Bakas ni Brenda ang pagbabago sa kanyang dating kinakasama. Medyo madungis ito at nakasuot na lamang ng jacket. Sa kabaligtaran naman ay nagulat si Richard kay Brenda. Nakasuot ito ng isang mamahaling kasuotan at napakaganda ng ayos nito. Brenda? Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Richard kay Brenda na sumagot naman na, nagmamadali ako eh. May mimit ako ngayong kliyente. Pero pwede tayo mag-usap habang naglalakad. Simula lang nawala ka sa akin ay hindi ka na nawala sa isip ko. Sana mabalik pa natin ang dati at bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Sambit ni Richard na bahagyang ginitian lamang ni Brenda at sinabing, "Oh? Nasaan na yung sekretary mo na nakakapagbigay sa'yo ng magandang imahe?" Iniwan na niya ako. Tugon ni Richard. Nang napahinto sila sa isang magara at mamahaling kotse, lamangha at nagulat si Richard. Ito pala ay kay Brenda. "Ang ganda ng kotse mo." "Oo, kabibili ko lang. Medyo napaswerte lang, kumita. At lumago kasi yung negosyong ginawa ko nung nagpakalayo-layo ako sa'yo." Sambit ni Brenda. Tinanggihan na din ni Brenda ang alok ni Richard na magbalikan pa sila muli. Nasa huli ang pagsisisi. Huwag tayo makakalimot sa mga taong nagsilbing lakas at tulay natin para maakyat ang ating mga pangarap. Sana po ay may natutunan kayong muli sa kwentong ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. At ito ang Dunong TV Stories. Maraming salamat po.